Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Biyernes mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakasama natin si Rhea Torres. Tita Rhea, magandang morning! Yes po, magandang morning din po sa inyo, Tito Jeff, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong binabantayan na low pressure area na huling namataan sa layong 95 kilometers silangan po yan ng Puerto Princesa City, at yung nasabing low pressure area ay currently embedded sa intertropical convergence zone na nakaapekto naman sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao. So ngayong araw po, asahan po natin magiging maulan ng panahon dahil sa epekto ng low pressure area sa Palawan, at pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha o mga landslides na dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas na pag-ulan. Para sa Metro Manila naman at sinalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga chance ang isolated ng mga pag-ulan. Dulot po ito ng epekto ng easterlies para sa Luzon at sa Visayas and Mindanao po dahil sa epekto ng intertropical convergence zone. At sa ngayon po, wala naman tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Kaya malaya pa rin mga kapalaot ang ating mga kababayang mga isda at yung may mga maliit na sakyang pandagat. Para sa ngayong araw, yung temperatura natin sa Metro Manila, inaasahang maglalaro mula 26 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman 17 to 26. Legazpi City 25 to 31. Metro Cebu 26 to 31. At sa Metro Davao naman 25 to 33 degrees Celsius. At dahil sa patuloy na epekto nitong low pressure area na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, asahan po natin sa Palawan magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang sa susunod na 2 to 3 days. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga po sa ating lahat. So Tita Rhea, yung mga inulan nito mga nakalipas na araw, makakahinga ng kaunti. Yes po, improving weather conditions na po tayo sa mga malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, mga areas na inulan dahil sa epekto nitong low pressure area. Okay, thank you very much. Tita Rhea, nagpapatanong dito kung dumating na ba dyan yung matagal na naming pinangakong almusal para sa ating mga weather forecasting, sa ating weather forecasters. Yes po, so, napaparating na po siya, inaantay na po namin sa baba. Naku, kaya nakausap pa kita dito. Baka naunahan ka na ni Alcar Aurelio. Baka Rhea, naku, check mo. Feeling ko nandyan na, baka naunahan ka nila. Mm-mm. Dahil nga nagre-report ka pa eh. Nandyan na. Padating na yung ano. Hindi, nandyan na nga daw ang, yung almusal. Kaya gusto lang din natin napapasalamatan dahil na-coordinate natin yon kasama si raw steak and seafood kay Chef Edward Solomon. Kaya maraming salamat. Diba? So okay lang yung steak and seafood ang breakfast nyo dyan, Ma'am Rhea? Hindi na po kami magre-reklamo sa libre. Iba kami dito sa sakto eh. Yung steak and seafood, title lang yon, pero iba yung dumating na pagkain. Pandesal actually na, no? Hindi naman pandesal. May rice meal at saka I think may coffee din. Kami hot soup. Isang pasasalamat natin siya sa ating yes, yan ay pasasalamat. Weather forecast. For beef salpicao. Oh, may beef pa din pala, Ma'am Rhea. Beef pasta pa. Salpicao at saka pasta ang darating. Nice. So, kayo nang taya sa tubig, ha? Oo. Sa Rhea, tabihan mo si Miss Ana. Ano, sorry si Miss Ana, oo. Oo, kasi syempre, sa kanya kami nangako. Baka sabihin niya, hindi nakarating sa kanya. Sige po, makakarating po sa kanya. Oo, yan ang aming pa-thank you sa ating mga masisipag na weather forecaster dyan sa Pag-asa. Maraming salamat, Ma'am Rhea. Maraming salamat din po at magandang morning po sa atin.